papalayo ang imbestigasyon sa totoong pakay. Lahat ng senador na nag-iimbestiga dyan, sadyang inilalayo ang dapat imbestigahan. Nagiging masama sa mga taong kurap ang mga taong tapat sa kanilang tungkulin sa gobyerno. Pangalawang pagtinig sa Senado ng PIDEA Leaks kung saan-saan lang napunta ang issue at hindi na matumbok kung ano ba talaga ang gusto nilang alamin na tila ba sinasadya na nilang ilayo ang dapat imbestigahan. Agent Morales, diretsa ang pinagsusupalpal mga senador na wala naman palang alam sa mga batas. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chikabe updates. At kung hindi ka pa nga nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Hindi naman po ganun na biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin based on sa case operational plan, biglang ilalagay kami ito sa barangay Pinyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahulin mo yung pusher, wala kang karapatan i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas sa huban, di ba? Pataas sa huban, di ba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatan i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin doon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Felizardo Serapio ng Liceo sa Malacañang, nakalagay doon sa invitation, "The Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations you have publicly aired against the PIDEA and its leadership." So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po yung letter mismo ng Malacañang sa akin. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you, Your Honor, for joining us. So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Honor. Hindi totoong mga drug lord ang nahuli nyo. Yes, Your Honor, yun po. Minaliit po talaga. But hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations. Lahat po nung... Itong particular case. Lahat po yan. Kasama po yan sa mga napanit ko po, Your Honor. Kaya kasama po. Kasama yun. Yun nga po ang pinagtataka ko. Noon, wala po akong na meron po may pressure sa akin eh. Hanggang sa nitong huli, na-realize ko na eh kung sino yung nasa likod. Kung bakit ako. Tingnan nyo, Your Honor, wala na ako sa PIDEA. Kinasuhan pa ako eh. Talagang, meron talagang kumbaga dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30. March, sinarban ako ng dalawang warat. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ninyo, si Attorney Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa Commission of Offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cacdac. Sino ba si Gerald Cacdac? Ito ay tao. Siya ang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PIDEA after ni Gerald Gutierrez. Ngayon noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaw sa akin. Ngayon okay. Naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba. So kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Ochoa ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi yun po ang sabi sa akin ni Asik Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwalaan kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PIDEA noong mga panahon na yun. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, if I may. Go ahead, Senator Jinggoy. Who were present in that particular meeting? Kami, ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacañang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacañang, Your Honor? Sa Malacañang po, ako, at saka yung itong si Director Serap, Police Director Serapio, at saka yung meron pang meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day?
Yes, Sir Honor. Ito po yung ano, no, hindi ko na lang po ma-ano kung 29 or 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng mga, meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, ano sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongco and Senator Robin Hood Padilla, and of course the Chair, let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date? Hindi ko na... 1993. Kailan ka natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PDEA po? PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Matrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, kailan ka nagservisyo sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said the, you told us, 1993. Correct? Admitted to the PNP? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, same month. Na-restore. Hindi po ako, ano, no, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung exactong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, ano, no, hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo. No? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayo masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible na hindi mo alam. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, sabihin lang, alam mo na na-admit ka noong 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, the following year na na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay, you were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, yan pong ano ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan eh, na kung i-re-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga dokumento na nandyan, Your okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissed or dropped, Your Honor? Draft? Dropped, Your Honor. Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon, yan, Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. Yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol kasi nagkasakit ka? Awol. Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan kaya po ako nakabalik.
Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga, ano nun, sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil ako, nagkaroon ako ng communication sa PNP nun dahil dyan sa, ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking, ano, no, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Ayaw po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung ano, no, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa plan, kung di ako nagkakamali. Okay, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, dinirecall ko yan eh. Kaya kung sasabihin niyo sa akin yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatanong ko kayo, hindi ko talaga siya ano, pero dire-recall ko siya para at least ma-i-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yung po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no, doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, ano, no, nawalan ako ng ano eh, nawalan ako ng, ano, no, ng karapatan, no, ma-avail yung due process. Kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing or notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po akong natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan, yung sinasabing kanyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PNEA ng 2009. Wala po ako na natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabitigay sa akin. Nung hinire ka ng PDEA, you misrepresented yourself that you have misrepresented to PDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008, and you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008, and you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PDEA, hindi mapapalusutan si General Dionisio Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, ang inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Dionisio Santiago na four-star general sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare ng kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si Gerald Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan kaya yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ako sa PNP. Dahil nga po, meron ako ano, kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirement, Your Honor. Dahil kung ako ang PDEA at alam kong meron kang mga kaso,
sa Philippine National Police na drop ka, na dismiss ka, na suspindi ka, finalan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na bakit para pumasok ka dyan sa Pideo. No, Your Honor, at dumaan ako doon sa never, talagang sa recruitment you process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo di-disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila, kaya nga po ako inappoint eh. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, ibabiolate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga polis na nandoon sa PIDEA. Kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng human resource management o yung admin ng PIDEA ay polis. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na police, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka kung iskalawag ka na police. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Dionisio Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko, pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magano ang tawag dyan. Your Honor, napaka tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes. Magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap. Kurap na opisyal. Yan yun. Your Honor. Yes. Your Honor. After noong 30... April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the cop o by certain James Kumar and Lisa Marcos, through a common friend named Eric Santiago, alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napol ko po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kung hindi ka mag-garo din ko. Nagpiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay?
Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po, kilala ko. Opo. Kumusta? Are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin yung Eric Santiago na ang pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumusta? You invite James Kumar and yung isa? Eric Santiago? Opo. Tsaka yung isa pa, ang isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly, ha, si Lisa Marcos, ito po yung love. Sandali, puro ka allegedly. Sino ang nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusta? Take note. Pumunta sa'yo. Naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Anong sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Sir Honor. Nandun. Nandun kami sa dining . Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ng palalim ito yung investigation na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, no? Yung ang pag, nagulat din ako, dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko, kung ito... So this happened after the hearing? After po, May 1. Bago po ako interviewin ng... Ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So dumating ito, mga 10, past 10, o 10:25, o 10:30. Ganun po . So therefore, nakausap po si James Kumar? Hindi po. Yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino yung three-way? Nag-uusap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, huwag nang magsalita. Para huwag na siya magsalita. Kasi yung mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun itong nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano yung decision niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya dun sa nangyari. Lumabas yung trabaho na yan . Yun yung pero wala akong mapapangako sa iyo. Hindi, sabi pa nga gano'n. Kasi 2 minuto lang daw ginawa. How can you do a drug test with 2 minutes? Pag ihi mo pa lang, baka ubos na yung... 3 minutes. Ha? 3 minutes, ha? Lalo na kung may prostate defect ka. Oh. So, dito, sa pinapakita ni Maharlika, mayroon siyang analysis na nilutong makoy lang yung drug test ni Marcos para lang mapakita sa tao na siya ay hindi user ng pulburon. Pero ngayon, dahil nga dito sa ang focus ngayon ng taong bayan ay siya ay being accused of a drug addict or ito po ang video ni Maharlika na nagpapakita nitong mga ebidensya. Ito pa, pakinggan natin. So this one, here, okay, ito. Ito yung pinakita ko sa inyo. Okay, ito. Ito yung actual, yung transaction date kung saan si Kuting ay, ulitin natin ulit. Yan siya ay nagpa-pulburon test. It's like more than 2 minutes lang ang mula sa actual
hanggang sa report date. Ngayon, questionable yan. Kaya dapat, magpaliwanag ang ospital. Okay? Ang St. Luke's, ang pumirma, ang analyst at ang head of laboratory, yung doktor, kung bakit 2 minutes lang kakaiba yung kanyang pulburon test. Pero i-set aside muna natin yan. Actually, napaka sobrang lahat ito ay juicy. Okay? Mga kababayan, ngayong araw na ito, dyan sa Pilipinas, napag-alaman ni Maharlika. Actually, marami nakakaalam. Kayo na lang ang nahuli. Okay? Na alam na ng Office of the President, alam na ni Marcos Jr., alam na ng Senate, okay? Alam na ng Senado, at teka lang, ito bagong papel to. Okay. Alam na ng Senado, alam na rin ng House of Representatives na ang ating pinakita sa inyong mga dokumento ay hindi AI. Bakit? My goodness. Yung pumirma po na investigation agent, napag-alaman natin, alam mo naman kahit sa loob ng Malacanang meron tayo talagang mga puting ahas na concerned. Concerned sila sa taong bayan. Concerned sila sa inyo. So napag-alaman natin, dated April 7, here's the date. Okay? Sulat po ito. That's the date. Ayan, April 7, 2024. Ito po ay patotoo na indeed, itong mga dokumentong pinakita natin a few days ago ay hindi po, fold natin, ay hindi po AI. Ito ay hindi AI dahil po dito sa sulat na ito na merong kopya ang PIDEA. PIDEA, Office of the President. Kasi under yan kay PIDEA, under kay Kuting. At saka dapat naman talaga may kopya ang Senado at Kongreso. Ngayon, bayan. Taong bayan. I think it's my duty bilang isang Pilipinong tumulo ang dugo o umagay ang dugo sa lupang sinilangan. Ito yata mission ko eh. Kasi ito'y pilit na ikukubli, itatago ng mga pangyarihang nasa gobyerno sa 115 million Filipinos para protektahan si Marcos Jr. sa kanyang kabangagan. Tama ba? Hindi ko pinangungunahan ng Kongreso. Kongreso, Senado, well, wala tayong aasahan sa Office of the President at PIDEA kasi hawak nila yan sa liig. But I still have sa Kongreso at Senado. Kasi I believe may konti pang natitirang matino-tino dyan. Ngayong araw na ito, mga kababayan, para tayong dear Ate Helen, di ba? Talagang kumakabog-kabog ang mga dibdib ninyo eh. Kasi gusto ko malumanay para manamnam natin ang istorya. Okay? Ngayong araw na ito, mga hitad, ay sumulat ang pumirma nitong itong investigation agent na ito ay I believe sulat niya ito, okay? Sa Kongreso, Senado at Office of the President confirming na ang ipinakita ni Maharlika, okay, ay legit, hindi AI. Ang pinagpakita natin doon, yung dokumento na nagpakita na nagpa-drug test si Marcos. Pero napansin ni Maharlika at marami ring nakakita nitong ano, na normally, maski nung COVID noon eh, magpa-test ka ng COVID, kukuhanan ka ng specimen, tapos punta mo na sa laboratory at i-evaluate, it takes you minimum of 5 hours. More or less. Ha? Kasi may mga chemical pa yan ihalo dyan to determine the result. Dito, Yung ano yun, yung pool COVID test yun. Oh. Eh yung antigen nga, antigen lang eh. 15 minutes eh. Yun, 5 hours. Ito, antigen, 15 minutes. Pero dito, baka may bago ang explanation na nito, bakit baka may high tech na diyan sa ano, para sa mga mayayaman, special people, may high tech na instrumento diyan sa St. Luke's na napakabilis, paglabas ng ihi, sasaluin ng doktor at
yung gadget, ilagay lang niya ganyan, ah, kuha na kaagad na, may gauge na. Ha? May gauge, 2 minutes lang, eh, kuha na. Kung ganun ang nangyayari. Pero that is not normal. So, the tendency for people, lalo na yung mga nakakaintindi, ito ay moro-moro lang na drug test. Kasi 2 minuto lang from the taking of the sample to the result of the test, eh, 2 minutes. Base doon sa dokumento. Siguro, medyo may plano silang lulutuin, pero masyadong careless paring ano. Ha? Tingnan mo, anong explanation mo dyan? Careless, nagmamadali kasi kala niya, taas na ng survey niya at panalo na. Eh, pang ano lang ito. This is only for purposes of pakitang tao. Oh, ika nga. Para mayroon siyang iwagayway na, oh, may drug test ako eh. Pero dahil sa when evil things happen, there is always a karma that goes with that it. Follows. That follows. Okay. Oh. Eh, ito po. Mayroon ditong testimony or sinasabi nila kasi na ang kasama niya ay si Ginoong Vic Rodriguez dahil they were inseparable. Magkaibigan sila. Lahat ng galaw ni Marcos at dyan si Vic Rodriguez. Pero ito po ay pinagkasinungalingan ni Vic Rodriguez na may kinalaman siya sa drug test ni Marcos. Ito po. Interview kay Vic Rodriguez. Kulo po ito sa pulburon. Although natanong ko na to sa inyo, noon daw po bang nagpa-test, nagpa-drug test si Marcos Jr.? Present daw po ba kayo? No, I was not. Okay. Because the situation prevailing then, I'm not justifying, just a big, brief background. The situation then, I think it was still yung lockdown, and the movement ng tao pa isa-isa. So, hindi talaga pwedeng, puntahan natin, sama-sama, etc. Because I remember, even when I served the results in 3 agencies, pag-isa lang din ako eh, dahil bawal pumasok. Okay, so what did you na-witness? Hindi, wala akong malinaw yan ha, sa ating mga kababayan. So, ang nakita nyo na lang is result, right? Tama. Yun, mga kababayan. Kasi pinakalat nila yan para magkagain ng credibility yung kanyang drug test ay nandyan daw sa tabi niya si Ginoong Vic Rodriguez. Pero dito pinagkasinungalingan. Ang role lang ni Vic Rodriguez ay nautusan lang siya na bigyan ng kopya ng resulta ang PDEA at yung mga ibang ahensya. Oh. Pero hindi nakaprubahan, hindi naprubahan na authentic yung at talagang napatunayan na may drug test talaga si McCoy Jr. Ito naman, maliban doon, kasi may mga usap-usapan na may mga video daw na kitang-kita si Marcos na on the app. Pero wala pa yan. Pero mas matindi naman ito na isang dokumento na nakalap ni Maharlika na nagpapakita ng PDEA mayroong plano na i-raid o pupuntahan yung isang apartment na pinagkaroroonan ng isang grupo kasama daw di umano si Ferdinand Marcos Jr. at kasama isang artista at mga grupo. O, ito po ang expose ni Ginang Maharlika dito sa ano na ito. I will read the letter. Aksa ito yan mga pala, pinrin ko lang ha. Okay? Ito po yung letter. To ang address Undersecretary Moro Virgilio M. Lazo, Director General of PDEA. Okay? Nia, Northside Road, Barangay Piñahan, Quezon City. So, sinulatan siya, Dear Undersecretary Lazo. Ayan. Greetings, sabi niya. Sir, the undersigned former investigation agent, which is dun sa sa papel natin na pinakita, is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger which this agency immediately debunks. Okay? Some of my former PDEA colleagues warned me
of the possible consequences of Maharlika's expose. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo noon, ayokong pinagtatakpan ko pa rin yung pangalan kasi ayokong ma-risk ang buhay nitong agent na to na wala namang kamalay-malay dahil lumusot ang papeles o itong yung papel na ito papunta sa atin dahil ang nag-leak sa atin nito ay nasa loob din naman ng gobyerno na nagmamahal sa inyo na ayaw na nilang magkaroon ng pulboronic na presidente. But yung agent walang kamuwang-muwang kaya still pinoprotektahan natin siya hanggang sa magsalita siya talaga at willing siya magsalita. My blood, my channel is open. Tuloy po natin. Okay. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. That was me. Okay, the said person. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS, okay, IIS is Intelligence and Investigation Service, okay, to the RONCR. What is RO? Pa-comment nga dyan, hindi ko na research. RONCR and up to his termination in November 2013. He had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. So, terminate, okay? Terminate pala ito si Mr. Investigation Agent, okay? Kaya tapos doon sa department niya at inidipat dito sa RONCR. A regional office. Thank you, Michael. Thank you. Yes, thank you very much. Okay. Concerning the classified information relative to the document that the political blogger is allegedly referring to against actress Miss Soriano and politician Bongbong Marcos and others, it is common knowledge at the agency's compound that the undersigned, the agent, was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time. And the said interview was reduced to sworn statement. So yung confidential informant ay nagkwento, then ginawa, nag-sign siya ng sworn statement niya. The following day, which is yun na nga, yung following day is March 11. Ito yung hawak nating papel. Yun nga yung pre-operation report. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate. So ito na yung papel na una natin pinakita sa inyo. Okay, for possible casing and surveillance. A process under the PIDEA manual operations before the conduct of anti-polboron operations. Okay? Unfortunately, the then deputy, listen to this, the then deputy director general for operations halted the supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. So, pinigil. So, tama yung impormasyon natin. Diba? Napinigil. Although hindi pa napapangalanan si Ochoa dito, pero yung Director General ay ipinigil o tinigil ang in-stop ang operation, ang pag-raid supposedly kay Terry at kay Kuting-Kuting. Okay? Ngayon, tuloy natin. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet. Confidential, containing, ito na tayo, kaya may title tayong ganyan, pictures of some personalities while using suspected illegal chuchu o illegal pulboron inside the suspected high-end condo unit at the sworn statement given by the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to Department of IIS. Ito yung sinasabi niya sa sulat, mga palangga. March 10,
Ito. Okay. Yan yung sinasabi niyang sulat. Okay? Ngayon, mga palangga. Next page tayo. Okay? Together, with the pre-ops and authority to operate, we are securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, okay? Ako yun. Kasama ako doon. Eh, manay ko ba? Okay? Eh, gusto lang naman ng ating mga palangga na malaman nyo lahat na nagpupulburon si Kuting. Okay? The highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. But my reason is not personal. It's for the people na makalaya sa bangag-bangag na administrasyong ito. Tuloy natin. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. Yung chief na nag-halt nito, na nagputol nito. Actually, ma-re-research yan kung sino ang chief nitong sinasabi niya. Diyan sa mga article na na-research niya, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Okay, tuloy. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. Sincerely yours, lovingly yours, the agent. So, pakita ko po sa inyo, katunayan, kailangan malaman ng taong bayan, ito po ay may kopya na ang presidente ninyong Kuting. May kopya na silang lahat, ayan po yan, okay? Ibig sabihin, nasa mga kamay ngayon ng presidente, nasa mga kamay ng PDEA, pero yung dalawang yan, wala tayong aasahan dyan. Umasa tayo kahit papaano sa Congress and Senate na mga palangga na patawag nila itong taong ito once and for all para magkalinaw. So meaning, dito sa letter niya ito na natanggap niya na Congress at Senado, inunahan ko na kayo. Kasi ayoko nagsisinungaling kayo sa taong bayan. Mga palangga, inunahan na natin na totoo, legit, dahil sa dala ng mga panindak din dito sa agent na ito, minabuti niyang magsalita at gusto niyang magsabi sa taong bayan. Sabi ni palangga, may nagsabi, Congress, wala na rin tayong asahan dyan, sabi ni Bulingkit. Kaya nga palangga, tignan natin. Pero ang tanong ko sa inyo, dyan sa letter na yan, binanggit niya na may letratong nagsisesyon si Kuting na nagpupulburon. Kaya nga ang tanong ko, aantayin niyo pa bang makita? Well, siguro eh, iantayin niyo pang makita. Dapat lang na makita ang pulburon na nagsisingot si Kuting at ang video. Nasa mga kamay niyo yun. At babantayan ninyo etong Kongreso at Senado. Itong expose ni Marlica. Buking na buking. Ay nagpapatunay at tingin ko vindicates the statement of President Duterte na sometime in 2012 or thereabout when he was still the mayor of Davao City ay may lumapit sa kanyang PDEA at kinuwento itong pangyayari. And ako, I presume na hindi naman magpapakita lang yung PDEA ng papel. I'm sure Duterte is a lawyer. He could have asked a copy of these documents. And para sa akin, it's my personal belief na itong possibility na dokumento na nasa kamay ni Marlica, it could have been that a copy of that document that was given to Duterte. And that vindicates Duterte to be not a liar. Okay. Ha? Anong masasabi mo paring ano sa teori ko? Aba, ang dates pareho. 2012. Alam mo, hindi na masyadong the way Duterte was doing his speech, he was trying to grapple for the right words, meaning na medyo parang hindi talaga, parang umiiwas si Duterte in a way
na it will be fatal for Marcos. Nagdahan-dahan pa rin siya. Dahan-dahan pa rin siya. Eh. Ha? Kasi ayaw niya talagang maging kawawa si Marcos, mga kababayan. In fact, maraming mga ampalaya vloggers na sinasabi kaagad na pabalit-palit daw si Duterte. Because probably Duterte does not want to hurt Marcos directly. Like sabi nga ni Duterte, mabait naman si Marcos. Pero it's the country that is at stake, mga kababayan. So, I would presume if yung sinasabi ni Maharlika na puting ahas at nakakuha siya ng kopya, eh, galing lang yan doon sa mga files na natanggap siguro noon ni President Duterte. Noon pa. Matatandaan na dumulog sa programa ni Senator Tulfo ang fiancé ni Corporal Candog na si Daisy Ray Seraos dahil hindi pinanindigan ni Corporal ang pinagbubuntis niya. According to Corporal Candog, doon mismo sa program, hindi niya alam na buntis. At in-affirm naman ni Daisy Ray ito, sinabi niya, by the time, hindi niya muna sinabi pero nakunan siya. Na by the time nasabi niya, wala na. Dagdag pa rito ay napahiya si Daisy sa kanyang pamilya, kaibigan at komunidad ng last minute na umatras si Corporal sa kanilang kasal na nakahanda na. Pagkalipas ng ilang araw, nasawi si Corporal Candog at isa pa niyang kasamahan sa isang military operation. Nang magkaengkwentro nila ang makakaliwang grupo. Ang tanong, tama ba na sisihin ang isang civilian na walang kinalaman sa tactical and operational command sa nangyari? Kung titignan po sana ni Senator Rafi yung manifesto, wala pong nagsasabi na kasalanan ninyo yung pagkasawi ni Corporal. Ang idinudulog po dun sa manifesto o ang sinasabi dun sa manifesto ay yung trato ninyo doon, ng trato ni Senador doon sa kay Corporal, yun siya po ay i-feature sa kanyang programa. Yung pagtatawag ng duwag and so on. Hindi rin siyempre mawawala sa isip ng tao at ng mga mismong opisyalis na pumirma doon na posibleng isang dahilan ito kung bakit nasawi si Corporal Candog. It's speculative right now. Gayunpaman, dahil siya po ay namatay, hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na masagot yung mga bintang sa kanya o masagot yung insistence na duwag siya. Simple lang naman po kung siya po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagsangguni sa isang abogado, mas magiging maliwanag kung ano ang lagay niya. Pero kung papanoorin niyo nga, may pananakot pa, may anong patatanggal pa daw siya sa army, meron pang makakasuhan nga siya ng vowsy at saka ng unintentional abortion. Medyo maano yun. And at the time, nasa area, nag-ooperate po si Corporal Candog. So parang sinasabi ng mga sa manifesto, hindi naman reasonable yun na nagpipilit kang makipag-usap sa sundalo samantalang mayroon naman maganda at rasonableng dahilan kung bakit hindi kanya pwedeng kausapin. Nasa operation siya at the time. Ito sabi ni Ma'am Osen, the public sphere is not the appropriate platform for private issues where legal remedies are available. Scandal makes money for opportunists. Aray. Sabi ni Darkshid, kaya bukang bibig ni Tulfo yung ipapatanggal niya yung PFC kasi parang ganun ang gusto ni girl. Sabi ni John Paul Mendoza, is Mr. Tulfo the senator an American citizen? Hindi po maliwanag sa akin yan.
wala po akong any knowledge about his current citizenship. But I understand that si Congressman Erwin Tulfo, who used to serve in the U.S. military, had issues nung siya po ay humarap sa Commission on Appointments. Although, according to him, sumiti na siya ng pagtalikod niya sa kanyang American citizenship. Sabi ni Sendong, di ako makamove on sa splice emini therapy. Makakaasa, hinihikayat namin ang lahat, sabi ni Senator Rafi, ng opisina niya, na maging mas mapanuri sa mga lumalabas na issue na maaaring ginagamit lamang ang patriotismo at servisyo natin sa bayan para lang isulong ang ilan sa kanilang mga personal na interest, lalo na sa politika. Ayan na po. Ang sinasabi niya, yung manifesto na yun, na hindi naman sinulisit ng kahit sinong mga ibang mga kandidato dyan o yung mga taong lumalabas ang pangalan nila bilang kandidato sa susunod na eleksyon, hindi naman nila sinulisit ito. Pero ang sinasabi niya, politika lang to. Itong manifesto na ito ay nilalabas purely for political purposes dahil mayroon sigurong kinakampihan na ibang kandidato. So, ako hindi ako sang-ayon dito sa panig nila na nagsasabing politika lang yan. Bihira nga po makilahok sa politika ang mga ang ating military personnel, active or even retired. Pero, pag retired ka na, pwede naman. Diba? Pwede ka naman makilahok sa politika. So, I do not understand why ginagamit niya itong dahilan na ito. Sabi niya, makakaasang lahat na mananatiling tapat sa ating AFP si Senator Tulfo, patuloy niya rin susuportahan ang mga panukala na magpapatibay sa ating mga kasundaluhan na walang sawang tumataguyod upang pangalagaan ang soberanya ng ating bayan, motherhood na ito. So, ang tingin ko medyo, syempre, kailangan magmadali para maglabas ng statement, hindi masyadong napag-isipan yung kanilang statement dito. Bukod pa dito, there is no apology, walang pag-ako ng kasalanan o kahinaan, wala ding nod dun sa pamilya ng Yumao. Bukod pa dito, nagdidig-in lang siya doon sa kanyang original na panig na kampihan yung babae na nagre-reklamo ng breach of promise to marry. Para sa akin, it wasn't a good case to begin with. In fact, it's a, kumbaga, may pwede namang magkaso si Ma'am Daisy Ray. Pero hindi niya pumaliwanag kung ano ang gusto niya. Ang feeling ko kasi, kadalasan, dudulog ka doon sa Rocky Tulfo in Action o sa mga ibang mga programang similar sa ganito kapag ayaw mo mag-file ng kaso o kung nag-fail yung justice system sa inyo. Doon kayo pupunta. Pero dito, wala pang failure yung sistema. At maaari naman siyang halimbawa, maliwanag na may administrative case sa Provo Marshall, pero sinabi rin nila doon mismo sa programa na dismissed na ang kaso. So, hindi po siya kasi, kumbaga, hindi mo pwedeng parusahan ang isang tao ng kasong administratiba, mawawalan siya ng trabaho, dahil hindi siya nagpakasal. So, sabi ni James, bakit hindi po formal ang format ng document from the Senate? It is just a statement, sir. Hindi po yung resolution. Sabi ni Sam, hindi daw sincere. Sabi naman ni Ma'am Victoria, totoong may natutulungan si Senator Rafi pero ang estilo ay walang habas. Like yung babae o lalaki, nangangaliwa sa
Sana preno konti, lalo may mga anak. Parang overkill na bali walang kahihiyan ng mga anak. Sana hindi ganun kabulgar. Di ba meron ng isang time na mayroong nag, ano ng sarili niya, nag-unalive ng sarili niya. At masakit yun. Diyan nakita ko medyo may apology. At sinabi pa nung taong yun na, huwag kayo mag-alala sir, mamaya mag-ano na ako. Sabi naman ni Sir Rafi at the time to his credit, ay huwag naman ganun. Pero, dahil sa sobrang agitated at takot na yung tao, eh tinuloy niya, supposedly. Yung sa mga nagsasabing may tama ako dun sa kay Senator Rafi dahil sa ginagawa kong ito, what are you trying to do? Are you trying to scare me? Kilala ko si Senator Rafi. Humarap po ako sa kanya. Nung ako po alihin ng press, ganito po nangyari. Ang unang parang committee meeting ni Senator Robin Padilla, which is the Committee on Information, ay ako po ay ang kanyang guest. At tatanong ako tungkol sa mga plano ng OPS. Isa sa sa kasama niya na senador doon ay si Senator Rafi Tulfo. Mahihirap yung mga tanong niya sa akin. Katulad ng isang natanggal doon sa Malacanang press corps, in-explain ko yung circumstances noon. Tinanong din ako kung ano ang plano para doon sa mga fake news. Kung sa issue ng fake news, mayroon din mga katanungan tungkol doon sa mga vloggers. At nasagot naman po namin lahat yon. Wala po akong masamang experience kay Senator Rafi. Pero yung pagtatalakay ko dito, hindi ko rin binabagayan ang style niya. Kaya yung sinasabi ninyo, may tama ako, may plus one ako, may anything like that, palagay ko, ang pakay ninyo ay manakot. Hindi po ako natatakot sa ganyan dahil ito ay diskurso. Public discourse ito. At kung titignan pa natin, actually, mabait tayo dito kay Senator Rafi dahil hindi tayo magtumutulad sa kanyang style. He is still entitled to due process at ito po ay pinapahayag pa natin yung kanyang statement. In other words, hindi natin pinabayaan na yung side lang ni Corporal ang narinig, kundi ipinipresenta din natin ang kasagutan niya. But at the same time, nagbibigay tayo ng komentaryo. So kung may plano kayong manakot dito, I'm sorry, that does not work with me. And kung titignan ninyo yung record ko, how many I have faced down, including entire large organizations, including people who have tried to disappear me, hindi niya po susubukan yung mga ganyan. Sabi ni Ma'am Cheryl, hashtag no to truth of brothers. Sabi ni Ma'am Osen, PIA is not a court of last resort. Capitalizing on the plight of the poor using trial by publicity is frankly distasteful and cringy. Senator shouldn't behave like Jerry Springer. Sabi ni Ma'am Deng, in overacting ni Tulfo yung programa niya para mag-viral at kumita. Yung binibigay niya sa guest, pareha lang yun sa kikitain niya sa istorya ng guest. Sabi ni Rodolfo Casulla, ang usapin dito ay ang kawalan ng respeto ni Senator Tulfo. Nakala niya, siya lang ang nakakaalam ng tama at walang sinong pwedeng mga tuwiran laban sa kanya. Well, thank you kay Ma'am Ete Arellano, kay Dan Alhambra, maraming salamat po kay, ay para din sa mga nag-follow tulad ni Ramil at ni Au Harina. Thank you kay Kuleko at kay Casilea at saka kay Sir Roy, kay Ma'am Carmina for following at saka kay Boji, your creative hero.
Si Chester's voice rin, maraming salamat. Ang dami palang nagpadala habang daldal ako ng daldal dito. At saka si Melanie. Dami na pala. Ayan. Dito naman sa YouTube, thank you kay Choylin sa iyong super sticker. Balik tayo. Sabi ni Ma'am Norma, malakas ang respeto. Sinungaling na senador, iniiba ang issue, wala siyang respeto. Nasa YouTube, sabi ni Tox, na kinakausap ni Bitulfo si PFC Candor. Sabi ni Gail, pati ang legal wife niya na si Julie Licoop eh siniraan niya, naghugas kamay pa, but will pala, eh siya ang iniwan sa legal. Oh, okay. Yikes. Sabi ni May Hiron, hello po, strike 3 na po si Tulfo. Mas masakit dahil may namatay tayong sundalo na lastly, masyado niyang verbally na abuse sa nga bills. Dapat lang sila mabash sobra. Sabi ni John Enanor, tama, kawawa yung mga katulad nating ordinaryong Pilipino na sa ang problema sa pamilya. Sabi ni Ma'am Lily Rose, kahit nga daw health secretary, ininsulto niya. Sabi ni Sir Tony, Tulfo has no moral ascendancy to preach morality when he himself left his wife and daughter. Sabi ni Ariel Place, si Atty. Libayan lang po ang kinakasuhan ni Rapi Tulfo, 40 plus cases, favorite niya si Atty. Libayan. May nagsasabang, basa rin sa YouTube, attorney. Kanina pa po ako nagbabasa, talaga naman, no? Sabi ni Ma'am, ni Poging Pinoy, 1.7 na tayo sa YouTube, ha? Don't forget to like po, kasi sa, 500 plus sa Facebook yata. Sabi ni John Paul, bakit kaya galit sa kanila, si Raffi and Erwin, yung utong nilang si Ben Tulfo, mas gusto ko pang panoorin ang bitag kesa sa RTIA. Sabi ni Tato, Splice, retired soldiers, what a pathological liar. Sabi ni Ma'am Marilu, sa mga hindi pa nakalike dyan, please like naman tayo, libre lang po, at share na rin. Salamat. Sabi ni Sir Romel, tapos pasok pa yung dalawang Tulfo sa senatorial race, nakaka-PI. Speaking of PI, tumutuloy pa rin ang People's Initiative na huwag tayong malilingat. Thank you, PI. Sabi ni Ma'am Elsa, hirap na niya talaga umintindi. Ang issue is yung kawalan niya ng respeto sa men in uniform. Hindi siya sinisisi sa pagkamatay ni PFC Canlog. Susmiyo, ayaw umintindi. Sabi ni High Blood, kakatakot kung siya manalo, mas magiging oppressive times two. Hi, good PM. Sabi ni Dixie, spliced, pero naka-hide na yung original video. O nga daw eh, hinide na daw yung original. Merong ilan lang na nakapag-download. Ingat din kayo sa pag-excerpt. Dahil ang alam ko, isa sa favorite nilang ikaso ay violation ng copyright. Sabi ni Orange Meaning, every time may mga sundalo at police tayong KIA, nakakadurog ng puso. Alam nyo,
AFP pa lang po yan, yung mga pumirma din sa manifesto. In fact, maraming gustong pumirma din. Pero, kung ako kayo at gusto ninyo na may pipirmahan din, dapat humiwalay ng manifesto. Pwede yung gawa ng manifesto na we adopt the statement of officers, retired officers from the AFP. Dapat nga yung mga retired na PNP ay gumawa din sila ng statement. Dahil maraming beses na sila din po ay nadi-disrespect doon sa programa ni Senator Tulfo. So, para sa akin, it's time na rin siguro na hindi na tayo tumangkilik sa mga ganitong klaseng programa. Marami po kasi, I thank you kay Ma'am Emily, maraming tumatangkilik sa mga ganito because to be fair, minsan very entertaining din naman siya. So, para tayo yung mga amiron, pag kami nakita kang away dun sa kalye, pinapanood natin. Pagka may nakikita na aksidente, nagmimiron, yung mga ganyan tayo na ugali. Gayun pa man, hindi na po nakakabuti para sa ating mga mamamayan yung ganitong klaseng programa. Bagamat mayroon siyang freedom of speech, sana maalala ni Senator Rati na dahil siya isang senador na ng Republika. At meron na rin pong obligasyon na siya po ay to act with courtesy sa ating mga mamamayan. It's not easy, alam ko. Dahil yan po ang style talaga na pinasikatan ng mga Tulfo brothers. Yan nga lang, may consequences ang lahat ng ito. Thank you kay Ma'am Emily at kay Ma'am Anne para dun sa roses at saka sa finger heart. Thank you very much. Sabi ni Darch, di man lang nag-sorry si Tulfo. Ayan nga po yung yung misteryo dyan. Para sa akin, kung magda-damage control, then mag-apologize. Kasi wala naman mawawala sa kanya pagka ganon. Bagkus ay mapapatahimik, mapapalagay ang loob ng pamilya at ng mga nagsisimpatiya, nakikisimpatiya dun sa pamilya nga ng Yumao. At tumari nga ito nagsabot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Na naman, pilit dinidiscredit ni Senator Jinko yung credibility ni Sir JM. Tanong, kanino kayo maniniwala? Sa taong may mga kaso, pera, acquitted, o sa taong convicted kahapon? Lesson learned. Parang pinipilit ni J.E. na si Morales pa ang may kinagawang di maganda. Tsaka disappointing na naman si Bato. Nakakaintindi siya, dapat kasi galing siya sa law enforcement. How si Ice work? Tapos nagpupumilit? Wala sa ayos, mga galawan! Wrong questioning, wrong concluding, and wrong character assassination should not be done in an investigation like that. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Magmalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!